Hello guys! Hello Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa mga Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Kumuha tayo dito ng 4 cards. Or kung ilan yung barahan na gustong lumabas. Okay, 2. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay. Beauty and patience. Earth signs to guys ah. Okay. Okay, Earth signs. Kung makikita nyo yung baraha nyo, number 17, number 8, may hawak ka bang pera? Or pwedeng naghihintay ka ng pera? Or pwedeng hindi mo masyadong nakikita ang kagandahan ng mundo sa ngayon? Medyo... parang nakikita natin yung iba may trabaho, yung iba may relationship, pero hindi ka masyadong positive sa outlook mo sa buhay. Palagi kang negative siguro. Okay? Yung patience card dito sinasabi na huwag kang masyadong mag-aalala, huwag kang masyadong maging negative, nag-aalala, ang dami mong kinakatakutan or kung ano pa man. Okay? Take off your mask and pag-aralan mo daw yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. Okay. Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Especially Virgo siguro. Virgo and Capricorn. Kasi yung Taurus, sobrang magaling sila makisama sa mga tao sa paligid nila. Taurus, hindi ka dito makaka-resonate. Kasi yung Taurus, sobrang passionate and patience. And totoo din sila. Kung ano yung pinapakita nila, totoo sila. Dito sa Virgo, Virgo and Capricorn, nakikita ko sir dito na nahihirapan ka na makisama sa mga tao sa paligid mo. Siguro hindi ka sanay na maraming tao. Maraming tao kang kasama, kasalamuha, or marami kang taong kadeal. Pwedeng sanay ka sa comfort zone mo na mag-isa ka lang, sanay ka sa loob ng bahay nyo na mag-isa ka lang, or sanay ka na pamilya mo lang yung kausap mo or kadeal mo sa buhay. Ang nakikita natin dito, pag-aralan mo daw, take off your mask, okay? Be true to yourself, magpakatotoo ka sa nararamdaman mo, sa sarili mo, show the world kung anong yung totoo mong ugali, totoo mong pagkatao, okay? And if hindi mo matutunan or hindi mo kayang makipag-deal sa mga tao sa paligid mo, mahirapan ka. Kasi ang nakikita natin dito, ang pwede mo lang nagawing trabaho is maging boss ka, or maging owner ka ng isang business. Kasi pag owner ka, sarili mo yung oras mo, yung kadil mo lang is mga kliyente mo or yung mga workers mo. If isa kang empleyado, kailangan mong makisama, kailangan mong makipag-deal sa mga tao sa paligid mo. Okay? And nakikita natin yung beauty dito, siguro ano, isinilang ka na from birth ay hanggang sa ngayon is alagang-alaga ka. Like, parang... Ang tawag dito, pampered ka. Diba? Hindi ka sanay sigurong nagtatrabaho or pinagsisilbihan ka ng parents mo. Pwedeng spoiled ka or pwedeng, alam mo masasabi natin dito, pinaprovide nila lahat ng mga pangangailangan mo. And then, biglang na-shock yung buhay mo. Kasi siguro dumating na yung time na kailangan mong kumilos mag-isa. And then ngayon, sinasabi ng baraha, pag-aralan mo. Pag-aralan mo yung lahat kasi hindi lahat bed of roses. Gaya ng nakagawian mo or gaya ng doon sa comfort zone mo. Diba? Pag nandun tayo sa comfort zone natin, wala eh. Sobrang tranquil, sobrang peaceful. Kasi sanay na tayo dun eh. Pero once na nakalabas tayo doon sa comfort zone natin, doon natin makikita kung ano yung totoong mundo. Kung ano yung totoong buhay dito sa mundong ibabaw. Okay? Okay, sorry. So, kailangan natin pag-aralan. Pag-aralan natin ang bawat galaw ng mundo. Kasi pag hindi mo pinag-aralan yan, hindi ka makakasurvive. Madidepress ka. Kasi sanay ka sa comfort zone mo eh. Diba? End of an era. Moving. Oh, diba? Tingnan mo to. Earth signs, kailangan mo na to eh. Kailangan mo nang tapusin kung ano yung nakaugalian mo. Tapusin kung ano yung mga nakasanayan mo, move to the next level na.
The moving. Kailangan mo na ng actions eh. Kasi kung halimbawa, dito ka sa comfort zone mo, palagi lang maganda yung nakikita mo. For example, sa pamilya nyo, hindi ka sanay na pinapagalitan ka kasi, di ba, pamilya. And then, paglabas mo ng pamilya mo, nakaramdam ka ng parang ininsulto ka or insulto or parang, anong tawag dito? Nakaramdam ka ng parang pinersecute ka kasi hindi ka sanay na pinagsasabihan. So, dito sinasabi, tapusin na natin yung mga nakaugulaan natin. Move on, move to the next level na tayo. Be patient, take off your mask, be true to yourself, pag-aralan natin kung ano yung dapat na kailangan nating actions. Okay? Kasi sayang eh, ang daming opportunities na naghihintay sa'yo sa labas ng comfort zone mo. Kung pag-aaralan mong makipag-kaibigan, makipag-deal, intindihin yung bawat tao dito sa mundo or yung mga taong kaharap mo, mas magiging easy, mas smooth yung takbo ng iyong buhay, lalo na sa career. Mas magtatagal ka sa trabaho, mas magiging maayos yung status mo. Okay, 2 of Cups, 9 of Cups, and 3 of Cups. Relationship tayo guys, nakikita ko sa inyo dito, masaya. May dalawang taong nagmamahalan dito na posibleng nagse-celebrate sila or may i-celebrate sila. It's either birthday celebration, wedding anniversary, or mansary, or kano pa man. And yung iba din dito is pwedeng nagbabalak. Nagbabalak kayo na magpakasal. Yung iba din dito is posibleng may darating na relationship if you're a single. Okay, the Chariot. And 6 of Cups. Ang nakikita ko, travel. Pwedeng mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-long distance relationship. Posibleng ang plano nyo is magkita. Mag-travel together or magkita kayo. Comment down below if you're resonated. Okay, oh. Tingnan mo. May iba dito sa inyo na naghihintay ng trabaho. Naghihintay ng trabaho, naghihintay ng kontrata, or naghihintay ng pera. Okay. Next is 8 of Wands. Okay, so nakikita natin dito is naghihintay ito ng kontrata, naghihintay ng retirement, naghihintay ng lump sum ng pera, and naghihintay ng relationship, or naghihintay ng kasal, naghihintay ng okay, so family occasion, or pwedeng naghihintay ng tamang oras. Yun, possible dito kasal. Naghihintay ng kasal, naghihintay ng mga advices tungkol sa pamilya. May celebration dito eh. Pwedeng may hinihintay ka. Isang napakalaking growth ito dito sa buhay mo sa bundong ibabaw ngayong taong 2024. So, naghihintay ka. Waiting ka. May possible na celebration ng pamilya mo. Sa ngayon is nasa waiting period ka. Okay? And nag-iipon ka siguro or may pera ka ngayon and yung pera mo is sinisave mo para dyan sa okasyon or sa plano mo. It's either travel, bibili ng sasakyan, or kung ano mo pa man. Okay? Thank you guys. Bye!